Ang Saudi Arabia na bihirang ulanin, nakaranas ng malalakas na ulan nitong mga nakaraang araw at binaha. Naranasan yan ng ilan nating kababayan doon. Ang sulyap sa iba pang balita, hatid ni Emil Sumangil. Ilang Pilipino sa Jeddah, Saudi Arabia na apektuhan ng pagbaha. Ayon sa ilang Pilipino roon, ilang sasakyan ang tumirik. Bihira lang daw umulan sa Jeddah pero nakaranas doon ng malakas na pag-ulan. Nahila na kalaunan ang mga sasakyan. Gumamit na rin ang mga truck para sipsipin ang tubig. Mga skilled sa information technology at construction inaasahang in-demand pa rin ngayong 2023. Base yan sa Workforce Skills Survey ng Bureau of Local Employment ng Department of Labor and Employment. Inaasahang in-demand din ang mga trabahong may kinalaman sa game development, animation at software development. Sa construction, inaasahang maraming employer ang mga kailangan ng heavy equipment operator at iba pang skilled workers. Ganun din sa logistics, agriculture at health gaya ng staff nurse, nursing attendant, medical technologist at iba pa. Sa abroad naman, naghahanap ang Singapore at ilang bansa sa Europa gaya ng Hungary at Portugal ng mga magagawa sa healthcare industry. Presyo ng sibuyas at iba pang gulay sa ilang palengke buwaba sa Balintawak Market. 400 pesos per kilo ang pulang sibuyas mula sa 600 pesos per kilo. Diretso na raw bumili ang mga tindero mula sa mga magsasaka. Pero sa Kamuning Market, nasa 600 pesos per kilo pa rin ang pulang sibuyas. Buwaba naman ang presyo ng ilang gulay gaya ng kamatis, repolyo at carrots. Emil Sumangil, nagbabalita para sa GMA Integrated News.